Hi, I am Rob Daniel, and this is the Behind the Beat of Ang Rosas. About songwriting, madali ko na lang siya nagawa rin. Parang 25 to 30 minutes, ganun ko lang siya kabilis na sulat. Pero yun, hindi rin naman kasi ganun kadami yung mga words na nilagay ko sa kanta. And yeah, parang ganun lang din, like what I do before. Yung random thoughts sa utak ko, and nalalagay ko siya sa isang papel. And then yun, nakakatapos ko na isang kanta. And after nung song ko magawa, doon ko lang nakikilala yung kanta ko. Doon ko lang nalalaman yung meaning behind it. Like, after ko magawa yung song, nalalaman ko yung ibig sabihin niya, yung mga mas malalalim na thoughts dun sa kanta. About sa musical arrangement, in-arrange ko lahat siya. Yung guitars, bass guitar, drums, kung ano lang yung ginagawa ko before. Ako yung nag-arrange, masaya rin kasi nalalabas mo yung mga mga ideas sa utak mo ng mas free. And parang stress reliever siya sa akin. Pag nakagawa ko ng buong kanta nang ako lang mag-isa, parang isa siyang relief. Mas masaya ako na nakapag-solo ako, tapos nagagawa ko lahat ng mag-isa. And then, yun. After ko siya ma-arrange lahat, gumawa akong demo sa laptop. Yung drums, ginawa ko ng demo sa phone. Kung ano lang din yung ginagawa ko before. Pero yung mga gitara, may mga gamit na rin ako dito. Thank God. Nakapundar ng mga gamit para makapag-record ng mas madali ng mga demos. And then yun, pagkatapos ko mag-demo, narinig ko agad sa producer. And then yun, ready to record na siya. Okay, about naman sa recording, yun nga, so almost finished na yung song. I actually finished na siya. Tapos ko na lahat. Lyrics and yung sound. May mabuti na lang. May mga kasama ako sa paligid ko. Yung producers, yung engineers. Yung bandmates ko na tumugtog for me. Masaya lang and mas hindi ako nalilimitahan sa paggawa ng tunog kasi mas unlimited na yung resources, and may kasama na ako ngayon unlike before. Parang kwarto lang talaga ako, wala mag-isa, troubleshoot ng mga bagay na di gumagana. Kaya yun, masaya rin yung mga masaya rin yung mga ganung part ng journey bilang musician, kasi naranasan ko yung mga ganun. Pero yan, sobrang enjoy din sa studio. First time kong makapag-record sa high-end, kaya yun, maraming salamat. Sa release, I've been waiting this for so long. Sobrang tagal ko hinintay ito kasi sobrang tagal ko rin hindi nakapag-release ng kanta. Parang kailan ba yung last release? Parang July pa. July ba? I think July. July nga siguro.
Then mga August, September, doon na sila masyado napapakinggan. And then yun, sobrang saya ko na na-release na yung kanta. And sana mas ma-enjoy pa nilang lahat yung lahat ng listeners ko yung bago kong kanta, yung Rosas. Kasi, you know, depende rin sa kanila kung ano yung meaning ng song. And kayo nang bahala kung sino yung Rosas nyo. And that was the story of Ang Rosas.